Ngayong taon po, 2024, mas mataas po ang inilaan na budget ng Kongreso para sa DPWH alone. Dito po sa flood management, nasa 1.35 billion kada araw. 1.4 billion a day for flood management national government budget. Isipin nyo, eto ha, hindi ho ako nagsabi niyan. Hindi ho nagsabi niyan kung sino-sinong Alipores. Ang nagsabi po niyan ay si Villanueva na binantayan niya ho talaga yan. At siya ay isang mambabatas na bumabalangkas ng budget ng mga departamento ng ating bayan. Mantakin mo, 1.4 billion a day. Per day. In total, 358 billion a year. Wow! Kaninong bulsa na pupunta yan? Ganyang katindi ang korupsyon ngayon sa Pilipinas. Sagad sa buto. Tindi. Ang pondo ng DPWH. Pag pinagsama-sama nyo po, kaya ako po nilagay po dyan, Flood Management National Government Budget. Iba pa yung DENR, oh. Iba pa. Oh, tingnan nyo, oh. Oh, grabe, oh. May MMDA pa. May pag-asa. Naku, grabe talaga mga put. Diyan eh, yan yung bagay na mapaputang ina ka. Kahit ayaw mo sabihin yung salitang putang ina, diyan ka mapaputang ina. Nasaan yan? Nasaan yung 1.4 billion na yan per day? Di ba? Suma total natin, meron din po ang DENR, meron din po ang MMDA, meron din po ang PAGASA, meron din po ang Climate Change Commission. Aabutin po ito ng 1.44 billion kada araw. Ito yung dapat pinagpo-focusan natin eh. Hindi yung ibang mga iskandal dyan, kung ano-anong iskandal. Ito dapat ang focus natin. Mga ulul, saan napunta yan? Karamihan ng marami na binaha sa video, isa lamang po yung hiling. Masaklolohan at ma-rescue po sila. Kaya nais po nating magpasalamat and i-take itong opportunity na ito sa mga bayani ng ating bayan. Ang ating mga rescuer, social worker, police, coast guard, health worker, forward natin, kasama ha? Na po. Dapat may feasibility study. Pinondohan po natin yon at PWH. Senator JB tumatango at ilang mga senador nakasama natin during the hearing. Ito rin po yung dahilan kung bakit sinimulan po nitong representasyon na ito, yung mobile command vehicle sa pakikipagtulungan sa DOST. Pinondohan din po natin ito para mabigyan yung ilan pong mga probinsya sa Central Luzon. 65 million po ang presyo ng isang MOCOV. At kung maaalala nyo po, Ginoong Pangulo, sa halos parehong petsa, last year, 2023 of August, tumayo din po tayo para ilahad ang kalunos-lunos na sitwasyon ng ating mga kababayan dahil po sa isyung ito. In fact, Mr. President, we filed Senate Resolution Number 693. This is to investigate ito pong palala ng palalang baha, hindi lamang po sa NCR, kundi na rin sa iba pang mga low-lying area sa ating bansa. Subalit, Ginoong Pangulo, wala pong nangyari. Sir President, dahil kung may pang pinatunguhan yung ating mga pagdinig dito sa Senado, kung may pinatunguhan yung mga pondong ating inilaan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, lalo na sa DPWH, eh siguro naman po hindi dapat natin nakita yung ganitong antas ng pagbaha ting may malakas na pag-ulan. Mr. President, as part of our oversight functions, again, taon-taon na lang, para kinakalampag po natin ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para aksyonan ang problema sa matinding pagbaha. Para na po tayong sirang plaka, Ginoong Pangulo. And I want you to watch this video, Mr. President. Kayo yung nagsabi, yung dilubyo na ito, paulit-ulit na lang.
Hindi na sila umaasa na may gagawin pa gobyerno. Wala na akong maniniwala sa atin na totoong gagawa na tayong solusyon. Eh, ilang dekada na ho nila naririnig to eh. It's the same thing over and over again. It's just worsened. Mr. President, last year po yan. Yes, I sound like a broken record. Gasgas na po at paulit-ulit na po tayo. Pero sa tibay at pagkamatiisin ng ating mga kababayan, kakayanin pa pero wag naman po sana 10 taon ulit ang ihintayin natin at ganito pa rin ang ating sitwasyon. Dahil kung walang magbabago at hindi natin masusolusyonan ang pagbaha, tatanungin ko po ang bawat isa sa atin, maging ang aking sarili, ano pa nga ba ang silbi natin dito sa Senado? Noong pong nakaraang Lunes, Mr. President, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay nag-deliver ng SONA at sinabi po niya na mahigit 5,500 flood control projects ang natapos na at marami pang ginagawa sa buong bansa. With what happened last week, Mr. President, this representation can't help but wonder, is the President being misled by the people around him? Nasaan po itong 5,500 na flood control projects na natapos na ng DPWH? Yan po ang isang matinding tanong. Asan yan? Yang 5-5 na yan. Hindi ah. Tanungin natin kasi yun na nga eh. Tama yung tanong ni Villanueva dito. Niloloko nyo ba ang presidente? Kung sino man ang nagbigay ng datos niyan sa presidente, hindi niya nga masagot eh. Hindi niya masagot nung tinanong siya nung nagdun sa relief kung asan ba yung flood project na yan. Hindi niya masagot. Diba? Kesyo binangga ng barko, kesyo kung ano-anong sinasagot niya. Tama eh. Tama yung sinabi ni Villanueva. Baka minimislead ng mga tao niya itong sinabi kay Presidente. Yun noon totoo niyan. Ay nako, baka ginagago nyo para lang may mabanggit. Eh karamihan daw po ng proyektong ito ay nasa Metro Manila. Pero nakita naman po natin kung paano pinalubog ng baha hindi lang ang mga kababayan natin, kundi ang maging mga bus, mga truck, at lahat ng na-stranded sa mga kalsada dito sa ating bayan, lalong-lalo na sa Metro Manila. Last year, Mr. President, ipinagmalaki pa sa atin ni Secretary Bonoan ng DPWH na magiging game changer ang flood control project ng DPWH sa Central Luzon. Testigo po yan si Chairman Revilla, si Senator Coco Pimentel, ang ating Senate President ngayon, Chief Escudero. Ito po yung sabi ni Secretary Bonoan last year. The Central Luzon Pampanga River floodway and San Antonio River San Antonio Swamp Ring Dike, Your Honor, this will be the major project that will actually we think will be able to contribute significantly to address the flooding problems in Bulacan and Pampanga. So you have the timeline here when we will start? By next year po siguro, we are hoping that we can start this project. This will be the major project in Central Luzon po. I'm counting on you, Mr. Secretary. Major project, Mr. President. A week after, isang linggo po matapos niya sabihin ito, we inquired about it during the budget hearing. Kasama ko ulit si Minority Leader Coco Pimentel nitong oras na ito. And we learned that it's merely a proposal that has not yet been approved by NEDA. Ito po ang clip, video clip. During the hearing, and for some of our colleagues who were not present during the hearing, last hearing conducted by the Committee on Public Works headed by Senator Bong Revilla, the answer given to us in the Senate by Secretary Bonoan in addressing the flood control program is that they would have a 60-kilometer floodway program being
financed by the Asian Development Bank. That's what we were told. And according to him, this is a game changer. This will address the flooding in Bulacan and the nearby provinces. That's what he said. That's what he said, Your Honor. So I'm just quoting the Secretary. Ngunit Ginoong Pangulo, kaninang umaga, napakinggan ko po ang General Manager ng MMDA na si Yusek Procopio Lipana. May sinumiti na daw po sila na Terms of Reference sa DPWH para sa Drainage Master Plan ng Metro Manila. Ibig sabihin, Ginoong Pangulo, hanggang ngayon po pala, nasa proposal stage pa rin sila. Nagigets ninyo? Napaka-importante nito ha, yung pinapaliwanag. Last year, sabi nitong mga lintik sa DPWH, may maganda silang project na ganito. It will be a game changer. After a week, ano sinabi? After a week, inulit pa. Pero recently lang, ewan ko kung kailan niya napakinggan, sabi ni Villanueva, napakinggan daw niya yung MMDA na nagsasabing, until now, pinag-aaralan pa. Tinitingnan pa. So, puro mga katang isip. Naintindihan niyo yung ibig ko sabihin? Tinatarantado lang tayo ng DPWH tungkol sa project na yan. Sa malamang, yun ang ginagawa nila kay Marcos. Sinasabi nila, oh, ito na na-accomplish natin, ito, para lang may masabi sa SONA. Yung pala, wala pa. Pinag-aaralan pa. Nagigits ninyo? Ang tanong dyan, may pera bang nauubos? Baka naman habang pinag-aaralan, ubos. Yes. Bakit? May yung pag-aaral may bayad eh. Habang pinag-aaralan, may nilalabas na pondo. Nagigets nyo? O tuloy. Samantalang matagal na po nating alam nating lahat na antiquated o bulok na ang ating mga drainage system at light to medium na baha na lang ang capacity ng mga pumping stations dito sa Metro Manila. Mr. President, sinubmit na yung NEP kanina. Kanina lang natin nakita sa NEP yung proposal na ito. Feasibility study, 15 million for Metro Manila. Pero yung feasibility study na sinasabi ni Secretary Bonoan, wala pa din po. And by the way, babanggitin ko rin po, nandito na rin ang chairman ng Finance, Senator Grace po. 27 billion ngayon ang feasibility study na hinihain sa atin ng DPWH. Feasibility study ulit, Mr. President. Kaya kailangan naman po siguro magpaliwanag ng DPWH. Mr. President, kaninang umaga rin sa ating chat room ng mga senador, ang no less than our Senate President reported to us that DPWH is saying na kaya bumaha dito sa atin, lumakas ang baha, ang sabi po nila kasi hindi na switch on yung pong makina. Grabe, dahil no? Dahil wala pong fuel. And it's black with trash. Yun din po yung ni-report sa atin kanina at nakita ko several of my colleagues giving all mainit na ulo na emoji, galit na emoji, etc. Mr. President, huwag naman po sana sa susunod na pagdinig natin, sorry na lang uli at sasabihin malakas kasi ang ulan. Mr. President, we wanted to find out the real... Grabe yung palusot, ano? Tangina, hindi namin na-on. Gago, no? Eh, yan yung nakakairita sa gobyernong to, eh. Pagkatapos nilang gawin yung katulad niyan, ipo-pull out ang lahat ng mga security ng mga Duterte supporter, kahit ang mga opisyal, kay Duterte, kay Baste, kay BP Sara Duterte, sasabihin pang, hindi kami namumulitika. Dito naman, pagkatapos sabihin na nagawa namin, merong matindi kaming project, ang sasabihin nila, hindi kasi namin naon eh.
Kailan nyo hoon pag walang bagyo? Ano ba talaga? Akala ko ba, sabi nga ni Diego Latigo, akala ko ba nabangga ng barko? Ngayon, di naman naon. Tangina, tinatarantado tayo eh, no?